galing kami ng Bali, Indonesia, kasi nag-celebrate kami ng aming anniversary at birthday, yeah. Syempre, loves. Ayan, so 10 days din kami doon. Ay, ako lang pala. Ikaw, ang tagal mo. Oo, so syempre, na-miss ko itong pinag-postal at Boss Good. So, ngayon, meron na tayo. Pwede na tayo magpapasok ng seller natin ngayong araw na to. Sige, pasok. Lagay nyo na yung mic agad. Ayan. Oh, nakatawa agad. Yes. Smiling. Parang kilala ko to, ah. Iniisip ko kung sino. Boya Buddha? Di ba? Hindi. Bakla yun. Bakla yun. Kilala ko na. May kala nga pa siya. Hindi, kilala ko na to, Labs. Ano pa alam mo, boss? Ninyo. Eh, tinanong mo na. Hindi ka kalala ko. Eh, di nga. Tama ako. Siya yung lagi na sa memes. Ikaw nga yun. Si Cap. Kaya lang. Ito siya, Labs. Hindi mo kilala, Labs? Hindi, nakita ko na siya. Kasi meron akong friend, si KB, nag-post, tapos nandun siya, binabati niya lahat. Tama! Ikaw nga to! Ikaw to, di ba? Ikaw yan? Eh, sinerch mo yun. Gago yan, tira ulo yan. Ano no? Tira ulo yan. Ikaw to eh! Kumukha ko lang yan. Ato, puro pa kayong mga sira ulo na may totak sa mga bunda ninyo, mga p***ang ninyo. Oy! Oy! Naku po, delikado itong ating seller. Ano yan dala mo sa atin? Naku po. Ano tinitingnan mo rito, Kap? Mukhang meron kang tira target dito. Doon, naghanap ako ng ano? Ay! Ay! I-flip yun! Yari tayo nun! Wow! Lumang uniform. Tsaka, ano yan? Yung mga ano niya? Kumandante. 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 Philippine Constabulary. Camp what Krami. Is this one naman? Ano naman yan? Yung mga abubot kumang dito. Oh. Oh. Pwede ba ito buksan ko na ito, ha? Oo, boss. Saan kayo galing, Cap? Dyan lang. Alam ko lagi ko nakikita yung mukha mo sa mga memes eh. Ano bang ginagawa mo lagi? Naghahanap na lang lalaki. Ano? Naghahanap na lang lalaki. At saka lagi siyang bumabati. Ano talaga yung ginagawa mo ngayon? Ha? Mga pin. Mga lumang pin. Hindi naman may pawanda. Oo. Oh. PC. Ah, alam ko na kung ano to. Lumang uniform ng PC, oh. Philippine Constabulary. Saan mo naman nakuha to? Bali, nagpalinis yung mother ko kahapon. Nakita ko nga ito, damit ng lolo ko. Ayan, tapos puti na lang at naisipin mo na rin dito. Ang ganda nito, something na bago to dito sa shop. Kasi puro mga bago yung mga binibenta dito at binibili ko. Ay, ang ganda nito ah. Magkano mo naman to binibenta? Bibenta ko ng 3,000 lang. 3,000. Uy, mura. Mura. Pero tingnan muna natin kung magkano ba talaga ang halaga nito. Ito ka ba? Ayan, ah, sinesearch mo talaga. Hindi, nakita hindi ko. Ayan. Kamukha ko lang yun. Pinsan ko. Silpi ka. Pero, kamukha ko lang yun. Kinukuha ng iba, tapos pinupose. Ah. Ay, pwede nga. Iyaya po ba din? Ayan. Oo, siya nga. Sabi ko na nga siya nga. Hindi, hindi ako yun. Tawag tayo ng expert. Tawagin na natin ang ating expert para malaman natin kung ano ba talaga to. Kasi luma to. Kasi alam ko, ito yung panahon ng martial law. Ito yung parang isa sa mga pulis natin dati, Labs. PC. May mga kilala akong PC dati na taga sa Cavite. Mga kilala doon. So, alam ko may value to. Hindi ko lang alam kung magkano ang presyo nito. Tawagin lang natin yung ating expert. Magkano? Sige. 3,000 daw. Kasama the watches. Kasama itong mga pinamura mo naman pala magbenta. Kap. Mukhang mayaman ka. Di, mayroon kasi akong kursunadong lalaki doon sa isang gay bar. Para pandagdag ko mamaya. Ayan na lang. Ayan, Sir Angelo! Sir Angelo, oy! Oy! Five na si! Ayan lang, nasisilaw ako! Oy! Nasisilaw ako! Hindi pa ako nagsuklay. Kailangan mo ba ito, Sir Angelo? Ano? Yung panlaban. Kalbo yan eh. Ha? Kalbong panot. Oh, may kuwari sa ulo yan. Kalbong panot eh. Pares na kayo panot. Nagtatalo pa kayo. May kuwari yan si boss. Meron? May kuwari. Anong kuwari? Anong kuwari? Ito mo, may kuwari yung ulo yan. Ano yung ibig sabihin ng kuwari? Kuwari? Ayan no. Kuwari? Ano kuwari? Nadaanan ng ano? Ano? Ah, eh, sa'yo rin naman eh. Ah, sa'yo. May pinggaw pa sa'yo. Yeah, helipad, helipad. Kaya ba talaga sa'yo, kalbo ka na talaga? Oo oh, naman, boss. Hindi, kasi, I mean, talagang nakakalbo ka o kinakalbo mo na lang. Inaahit ko. Pero may buhok pa talaga. Oo, meron. Kasi ganun din ako dati, inaahit ko. So, yung sa case naman, sa Ramelo. Hindi ako nag-ahit eh. Talagang nakakalbo. Sa'yo, natubo yan. Kasi kaya ko naman inaahit yan. Minsan kasi pag may boylet ako, sinasabunutan ako. Ah. Pinapaligaya ko na nga. Pero wala na siyang sabunot. Ganun na lang. Ako wala
wala nang sasabunutan eh. Dali, para kayong lato-lato dalawa. Oo, wag lang, mabalik tayo. Sir Angelo. Yes, sir. Ako na, paganda nito. Interesting yung ano mo ngayon. Binibenta ngayon. Dala dito sa shop. Sabi ko, alam ko to, parang kung di ako nagkakamali, ito yung dating PNP. Ayan yung dating ano. Ayan sa yung Philippine Constabulary. PC. Mm-hmm. Alright, so, ano nga ba to? Sige, explain yung, na para mas maliwanag. Yung Philippine Constabulary kasi, nagsimula yan ng American period pa noong 1900s. Yun yung parang ano siya, Constabulary ng American period na mga Pilipino yung mga ano. Ah, so hindi lang to sa martial law nagsimula? Hindi. Ano siya? Way back. Way back American time pa. Oh. Tapos? Pero nung panahon ng martial law, ang Philippine Constabulary naging associated siya sa ano, militaristic na ano. Kasi yung martial law eh. So medyo military-oriented yung pamamaraan nila. And yun nga, ang daming documented cases ng torture. Kung ano-ano pa. Sorry to say, pero ganun talaga yung nangyari sa history, no? Magkasabay ba ang PNP tsaka PC noong time na yun? Ang magkasabay nun yung PC tsaka INP. Yung INP, Integrated National Police. Wala pang PNP. So pinag-combine siya nung panahon ng martial law, ginamang PC-INP. So dami pala. Hanggang naging PNP. At nawala itong PNP. Noong 1986 or 87, ginawa na lang PNP yung... 1987, naging PNP na. Na purely civilian na function. Civilian ng police dapat. Itong PC na to. Ito, sige, check mo. Ano bang year to sa tingin mo? Kasi meron, ito pa pala, pakita ko din sa'yo. Meron din siyang dalang manual? Tingin ko dyan mga 1960s to 70s. So, 1960s most probably Marcelo to 1970s. Marami pa bang ganito? Well, bira na yan kasi ano eh. Di ba, hindi rin maganda yung kanyang reputation nun. So, yung iba, talagang ang damit, madaling masira. Iba naman, tinatapo na lang. So, kumbaga so, hindi siya kinikip. Hindi kinikip yan usually. Pero, yun, swerte nga rin. Part of power at meron na keep. Pero part ng ano yan, part ng history natin yan. Alam ko si Cap, di ba, parang nag-vlog ka rin ngayon. Saan nga ba nag-vlog ngayon? Ano yung associate? Sa PNP. Sa PNP. Bilang exacto. Support. Bilang support sa PNP. Ngayon, exacto. Nagbablog ka, ang tawag, saan tawag doon? PNP civilian vlogger ng PNP. Kumbaga, accredited kayo, tsaka... Pag-support tayo, dahil ako naman naniniwala ako, maraming matinong pulis kaysa mga balasubas. Meron talaga. Merong matino, meron din naman talagang mga bulok. Hindi mawawalan. Kahit naman normal na tao, may bulok. Meron matino. So, ito, magkano ba to? Paano ba natin ito i-assess? Okay, kasi, so i-assess natin yan sa pangkalahatan. So, tingnan muna din natin itong cap. Ito, magamatch ito. Wala na siya slacks eh. Ayun. Tsaka kung original pa ba? Hindi ba ito pinatahi lang or what? Ayun, ang ang magbibigay ng authenticity niyan, yung ganito, yung mga cap insignia. Ano tawag dyan? Ito, cap insignia. So based sa ano niya, ayan, nakalagay pa nga, INP. Integrated National Police. INP. Ito. Ayan, PC siya. So magkaiba? Well, kung ano siya, PC-INP siya, nung panahon ng Marcelo, okay lang. Magkasama siya. Magkasama siya. So, kung makikita mo rin yung mga PIN, ayan o, PC, Philippine Constabulary, eto Quezon City Police. Lumang PIN ito ha. Philippine Constabulary. Eto naman yung enameled na PIN. Seal of the Republic of the Philippines. Eto medyo bago na to, Philippines. Siguro probably inabot pa ng 1980s yan. Kasi ano na to, triangle na to eh. Ayan, dalawa. Yan. So meron ka pa nung manual, no? Yes, may manual. So ito magkakasama to. Yan o. Camp Crame, Philippine Constabulary, 1960-61. Okay. Sige. So, ano natin is... Itong mga pin na to, magkano ba to isa? Sige, i-assess natin isa-isa to. Yung pin is... probably mga 500 to 1,000 isa. Isa? Oh my God. Mm-hmm. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doon pa lang, tama na agad si Kapag. 9. Parang 4, 5. Ito siguro mga 500. Dahil pala, di na ako tumakang expert lang. 3,000 lang ito binibenta eh. Ano?
Sayang. 4,000, 5,000 This one po. Ang yung uniform kung ganyan, alas complete set, may cap ka pa, may cap insignia ka pa. I would say mga 8,000 Mga teka ha. Mga 8 to 10,000 siguro. 8,000 to 10,000 So parang kumpleto siya eh. Meron siya ng mga ganito. 8 to 10,000 So parang kasama to 15,000 Palen. Yan, kasama to. This is 4,500 and 10,000 Hindi. Ano ba? Ano ba? Lahat to 8 to 10,000 lang o uniform lang? Hindi, yung uniform lang. Ah, alright. So ito, i-separate mo na to. Okay. So parang 5,000 ito. Wow. Yan. Dapat di na ako tumawag ng expert, 3,000 lang to binibenta sa ano. Pero okay lang kasi parang talaga malaman natin yung totoong value nung nga dinala sa atin dito ni Cap. So maraming salamat. Yes sir, thank you. Sir Angelo at paalam ka na kay Cap. Lato-lato muna kayo. Si Cap parang, bakit parang seryoso ka? Ba't sa FB, hindi ka naman ganyan. Ba't ngayon parang... Seryoso talaga ako, siyempre. Iniisip ko baka mamaya. Siyempre, sabi nila kasi ang kalbo manluloko. Mamaya bawasan. Bakasi daw manluloko ka. Eh, ikaw din manluloko ka, alboren. Hindi, nagbabayad naman ako sa lalaki ko. Alright, sige. Sige sir, thank you. Maraming salamat. Bago umalis, lato-lato. Maraming salamat, Sir Angelo. Okay. 5,000. Pabigay agad! 5,000! Oh, wala nang tawad-tawad. Oh. 5,000. Oh, dalawang lalaki na rin yun eh. Oh. Magkano niya ba yung na-offer? 3,000 lang arina. Sabi ko nga, kasi sabi naman ni Sir Angelo, 8 to 10. Ay, 13 to 15,000 siya. 13 to 15. Masyado bang mababa yung yes. offer ko? Sa tingin ko, dagdagan mo pa. Bilis ka, kadating mo lang lahat. Tsaka mabait ka na. Eh, pumayad na siya eh. Oh, sige, 7,000. Hindi, kasi para being fair for you. Oh, sige. Kasi 7. Parang total nito parang mga nasa 13. Oh, so para siguro may para may profit pa din ako pag binili ko 7,000. Okay ba sa 7,000? So 7,000 amin na to at baka may gusto kang sabihin sa mga manonood natin pero bago natin deal na tayo 7,000 yeah. ha. Gawin na lang natin yung papel 3, natin doon. 3,000 binibenta. 3,000. Ano pa 'yan 7? Kaya minsan yung expert din natin kailangan din talaga kasi minsan hindi talaga din natin alam yung totoong presyo. Sila yung makapagbigay ng tamang presyo para doon sa mga item. So maraming salamat ka. Magkita tayo doon at ipapasalamatan ka ba dyan? Ba, may gusto kang pasalamatan? Pabayaan mo yung mga hayop na yan. Okay, sige. Punta na lang tayo doon at ayusin natin ito para magkapirma na tayo. Yun, gusto ko magpasalamat kay Boss Toyo sa Pawn Star dahil yung gamit ng nasira kong lolo, ng lolo ko, nabili na sa halagang 7,000 at happy na naman ako kasi makakaroon na naman ako ng tatlong lalaki na pambayad ko. Kaya again, thank you boss Toyo sa pagkakabili mo ng mga damit na yon.